Sino nga ba itong player na magpapalakas pa sa bagong lineup ng Barangay Ginebra ngayong second conference? Yan ang ilan sa mga aalamin natin sa videos na ito, mga ka-idol. Ila nga ay hindi natin mapredict, mga ka-idol, kung sino ang pinakamalakas na team ngayong PBA 3x3. Lalo pat iba't ibang team nga ang nagpapakitang gilas bawat league ng PBA 3x3. Tulad na lamang ng huling laro, mga ka-idol, kung saan tila nga mas nagiging pisikalan ang bawat tagpo ng bawat kupunan, mga ka-idol. Noong League 3 nga, mga ka-idol, ay nalaglag ang Meralco Bolts at TNT, kung saan sila nga ang inaasang pinakamalakas na team ngayong PBA 3x3. Ngunit may nakilala tayong bagong mga team na tila lumakas noong League 3, at ito nga ang Pro T-Buy at Sista Super Sealer. At sa ngayon nga, mga ka-idol, ay inaasahan pa rin ang maaaring pagbabago sa performance ng SMC Group, na ine-expect nga na marami na sila ang mangunguna ngayong PBA 3x3. Ngunit tila nga humihina ang SMC Group, especially ang Barangay Ginebra, San Miguel Birimen at Pure Food Titans. Kung mapapansin nga natin, mga ka-idol, noong League 1, hawak ito ng Tropang Giga, habang ang League 2 naman, mga ka-idol, ay hawak ng Meralco Bolts. At ngayong League 3 ay hawak naman ng Sista Super Sealer. At ngayon nga, mga ka-idol, para naman sa PBA 5x5 at sa darating na Governor's Cup ay kaabang-abang na ang magiging eksena, sa kadahilanang kumpleto na ang imports ng bawat team. At sa ngayon nga, mga ka-idol, ay abalan sila para sa ensayo sa paghahanda ngayong Governor's Cup na inaasang magsisimula sa December 8, mga ka-idol. Ayon nga sa naging report, mga ka-idol, huling dumating dito sa Pilipinas ay ang imports ng Meralco Bolts na si Tony Bishop at itong si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. Sabi nga sa ating source, Tony Bishop and Justin Brownlee arrived today. Brownlee was the last import to come over, as Meralco Bolts Tony Bishop arrived hours earlier on Wednesday morning, as per team manager Paulo Trillo. Both are expected to complete a 10-day mandatory quarantine before joining their respective teams. With their imports among the latecomers, Barangay Ginebra and Meralco Bolts, games will likely be scheduled for a later date. Maaari nga, mga ka-idol, ang Meralco Bolts at Barangay Ginebra ay hindi makapaglaro sa opening ng Governor's Cup dahil sa iku-quarantine pa nga ang imports nila ng about 10 days, mga ka-idol, kung saan ay opening na ngunit naka-quarantine pa nga ang imports nila. Abang-abang din talaga, mga ka-idol, ang magiging performance ng dalawang imports na ito, lalo na ito si Justin Brownlee at ang bagong imports ng Meralco Bolts na si Tony Bishop. Isa ring high-profile player, mga ka-idol. Abang mapapansin, mga ka-idol, na tila nga ready na ang Magnolia Hotshots para sa Governor's Cup. Nagkaroon nga sila ng team building at naroon na rin ang kanilang imports na si Mike Harris. Malakas din talaga, mga ka-idol, ang lineup ng Magnolia Hotshots, lalo pat nalipat na nga sa kanila itong si James Lapot na isang big man din, mga ka-idol. At sinasabing malakas din ang imports nila na si Mike Harris. Para naman sa pagpapatuloy na lakas ng Magnolia Hotshots, pinaplano nga nilang makuha para sa 5x5 itong si Joseph Iriubo na naglalaro sa kanilang kupunan ngayong PBA 3x3. Kasalukuyan nga, mga ka-idol, na may hawak na top scorer para sa PBA 3x3. At hindi rin maiwasan, mga ka-idol, na itong si Joseph Iriubo ay naikukumpara kay Calvin Abueva, kung saan galing din sa depensa, ofensa, diskarte at sa outside shooting. Mas magiging maganda nga, mga ka-idol, kung makaka-team up niya itong si Calvin Abueva sa Magnolia Hotshots. Habang inanunsyo din ni Commissioner Marshall na PBA players who refuse to get vaccinated could face ban, salary cut. Sinisigurado nga, mga ka-idol, na sa December 8 opening ng Governor's Cup ay bakunado na ang bawat player. Bago tayo magpatuloy, mga ka-idol, nais muna nating imbitahan ang lahat na sumali sa darating nating raffle draw. Ang kailangan nyo lang gawin, mga ka-idol, ay i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel at huwag kalimutang mag-comment ng Idol Xmas Dodong at equivalent na ito sa isang entry, mga ka-idol. At huwag na huwag nyo din pong kakalimutan na i-like ang ating page sa Facebook na Dodong the Explorer, dahil dyan po natin malalaman kung kailan ang raffle draw at kung sino-sino ang mananalo. At dyan din po tayong magla-live, mga ka-idol. At marami rin tayong papremyong ipamimigay, mga ka-idol, na aabangan nyo sa page at sa channel ko. At sa ngayon nga, i-shoutout muna natin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Andyan si Nestor Carandang, all the way from Taguig City. Andyan din si Gerald Estares. Sama din si Normita Reyes. At shoutout din sa ating ka-idol si Packers Driver TV, all the way from Kuwait. Tama pa rin natin si Dennis Bulante. Shoutout din kay Mario Daily. Shoutout pa rin kay Matthew Bulante.
Tatawag din sa ating ka-idol si Ryan Ayere, all the way from Ilocos Norte. Tatawag din sa ating ka-idol si Dari 27 De La Torre, all the way from Olong Sapang, Ternate, Cavite. At shoutout sa De La Torre family. Tatawag din kay Rosito Venson at sa kanyang family. Sama rin natin si Ronaldo Eusebio. Andyan din si Antonio Espinile. Hindi rin naman papauli ang ating ka-idol si Romeo Gloria ng Mabini Bohol. Andyan din si Antipolo BM. Andyan din si Estelito Baracchio. At shoutout sa PSC Santa Rosa City, Laguna. Sama rin natin si John Paul Lainez, all the way from Batangas. Andyan pa rin si John John Mayores. Shoutout din kay Reste Rica Plaza, kasama si Xavier Nicole, all the way from Bariles, Cebu. Sama din natin si John Lawrence Pulido. Sama rin natin si Susie Angeline, all the way from San Fernando, Pampanga. Andyan din ang ating ka-idol si Ruel Palero. Shoutout kay Mr. Jose Huatco at sa mga naka-duting guardian na sina SG Potola, SG Puras, SG De La Cruz, Security Officer Kabasag. Shoutout din kay John Paul Goza, all the way from Nagkaralan, Laguna. Sama rin natin ang ating ka-idol si Anthony, Lucky Alone. Andyan din ang ating kagigil family na si Linkin Park Shakul. Thank you so much for watching, Idol. Sa ngayon nga ay puspusa na ang ensayo ng Barangay Hinebra dahil ayaw nga nilang mawala ang titulo ng kampiyonato kung saan sila nga ang may hawak noong last Governor's Cup 2019, mga ka-idol. At bali-balita rin, mga ka-idol, ang maaaring pagbabalik nitong si Mark Aguiwa dahil nasa ensayo na siya ngayon ng Barangay Hinebra. Matanda mang ituring at matagal na sa Barangay Hinebra itong si Mark Aguiwa. Pero naniniwala tayo, mga ka-idol, na kakailanganin pa rin ng Barangay Hinebra ang serbisyo ni Mark Aguiwa. Lalo pat mas pinalakas nga ngayon ang lineup ng ibang team. Sasabi natin, mga ka-idol, na talagang solid pa rin ang lineup ng Barangay Hinebra. At yan nga ay magkakatalo na lamang sa rotation na ibibigay nito si Coach Tim Cohn at playing time para sa bawat player. Halos nga ng star player ay nasa Barangay Hinebra na, mga ka-idol. At ilan din sa mga malalakas at baguhang player ay nasa Barangay Hinebra rin. Ngunit may sinasabi na may player daw ang Barangay Hinebra na tila sinasayang, at sinasabi rin na tila ito ang magiging key player at magpapalakas din sa lineup ng Barangay Hinebra kung sakaling ang mabigyan siya ng tamang playing time. Bukod nga sa pagdating nitong si Unwubire, mga ka-idol, sinasabi rin makakasama nga ito sa starting five ng Barangay Hinebra ay isang player din na tila nga nagpaparamdam sa Barangay Hinebra, at ito nga ay si Sol Mercado na ninanais na makapaglaro muli sa Barangay Hinebra. Kung tutuusin nga, mga ka-idol, sa lakas, sa diskarte at sa galing din sa shooting style nitong si Sol Mercado, kakailanganin pa rin siya ng Barangay Hinebra. At sa ngayon nga, mga ka-idol, ay kikilalanin natin kung sino ang mga sinasabing magpapalakas sa lineup ng Barangay Hinebra na hindi lang talaga nagagamit ng tama. At yan nga ay si Brian Enriquez at si Ken Homves, mga ka-idol. Kung tutuusin itong si Ken Homves, mga ka-idol, ay isang big man at future big man nga para sa Barangay Hinebra. Hindi lang talaga nabigyan ng playing time nitong si Coach Tim Cohn noong All-Filipino Conference kung kaya't hindi natin nakita ang kanyang performance. Dahil halos nag-focus nga ang Barangay Hinebra sa bagong player nila at big man na si Christian Standhardinger. At marami din nga ang nanghihinayang kay Brian Enriquez dahil isa rin ito sa magaling sa outside shooting na kailangan-kailangan ng Barangay Hinebra noong All-Filipino Conference. Tulad nga ng unang sinabi ni Coach Tim Cohn, Ken and Brian were strong target for us. We had both of them in practice for workouts following the draft proceedings. Both players are versatile who can play multiple positions. Brian can play 1-2-3 at 6'3", was Cohn shortly replied on his decision to tap the Phil Am from California with a pick ahead of more heralded applicants. As for Ken, he can go 3-4-5 at 6'8", added the veteran coach known for making backup big man as potential projects. Other than that, Cohn sees Homves and Enriquez bringing positive vibes to the Kings. When we interviewed them, they both seemed to be a good teammates, and that was important to us. We like his size and especially his strength, plus we feel he'll be a great teammate and chemistry guy. Cohn also said of the player he's grooming to be his backstopper at guard and wing spot. Napakarami nga ang nanghihinayang dito kay Brian Enriquez dahil hindi man nga lang siya nabigyan ng pagkakataon na mababat at makuha ang laro ng Barangay Hinebra dahil naniniwala nga na malakas ding player ito tulad ni Mikey Williams na nabigyan ng pagkakataon ng TNT para magpakitang gilas. Ibang bansa'y napakarami na nga nang napatunayan itong si Brian Enriquez. Ngunit tila nga nagsarado ang kanyang kakayanan nang siya ay hindi mabigyan ni Coach Tim Cohn ng tamang playing time. Kung tutuusin, mga ka-idol, maaari nga maging kapalitan
ni L.A. Tenorio itong si Brian Enriquez, kung sasanayin nga lamang at ibababad sa laro itong si Brian. So kung titinan nga natin mga ka-idol ang history at background nitong si Brian Enriquez, masasabi natin na isa siya sa malakas na player. Sabi nga rito, who is Brian Enriquez? Introducing Ginebra second round pick, 13th overall in the season's draft. 6'3", 25 years old Brian Enriquez. Brian was born in the US to Philippine-born parents and played 2 years with the William Woods University, Varsity of Missouri in AIA, which is equivalent to NCAA D2. What impressed Coach Tim Cone are his size, his groom to be a point guard, and versatility to play multiple positions. Brian had 2 works out with Ginebra, one with JDB, JD, and Stanley, and another with rookies Pasaol, Paras, Tacton, and Morel for the draft. In 2012, he was recruited out of US high school to play for San Beda, but his mother decided to defer going to the Philippines until after graduating. He was supposed to play for UA in one and done arrangement as master students in the UAAP this season, but it was cancelled by the pandemic. Brian says he's been likened to Ryan Reyes, and 2 PBA players he admires are Matthew Wright for his skill set and Calvin Abueva for his energy and heart. Wala din talaga para kay Coach Tim Cone na mabigyan itong si Brian Enriquez ng pagkakataong makapaglaro at makuha ang laro ng Barangay Ginebra, nang sa ganun ay makita natin ang kanyang ibubuga mga ka-idol. At umaasa pa rin tayo mga ka-idol na makita natin itong si Brian Enriquez sa starting 5 ng Barangay Ginebra. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, naniniwala ba kayo na itong si Brian Enriquez ay makakapagbigay ng lakas sa lineup ng Barangay Ginebra? Sino-sino nga ba ang karapat-dapat na maging first 5 ng Barangay Ginebra ngayong second conference? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.